Hi, my name is Aurelio Riquinto, author of www.workwithaureliariquinto.com MLM Powerhouse Tips. Good morning! Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng video na ito dahil binigyan niyo po ng pagkakataon na makita ang napakagandang opportunity na ito ng AIM Global. I will discuss, I would say, the two most things that we aspire, the two most things that we want to achieve in our life. Ano po ito? First is health, and the second is wealth. There are four scenarios regarding the combinations of health and wealth. First scenario, the health is present but the wealth is absent. Sabihin na po natin na binayayaan ka ng magandang health at mahabang buhay. Pero meron din pong pangyayari sa ating buhay na may gusto tayong gawin pero wala naman tayong kakayanang gawin ito. Halimbawa po, gusto mong magpasyal sa Cebu or dun sa Boracay pero wala kang budget. Or gusto mong tulungan ang mahal mo sa buhay dahil matindi ang pangangailangan nito pero wala kang maiabot. The second scenario, the health is absent but the wealth is present. Aanhin mo naman ang isang damakmak na pera kung punong-puno naman ang sakit ang iyong katawan. Mauubos lang ang pera mo sa kakapagamot. And the third scenario, this is the worst scenario because both the health and wealth are absent. May sakit ka na nga, hindi mo pa kayang ipagamot ang iyong sarili. And the fourth scenario, this is the best combination because both and health and wealth are present. Lahat po ba tayo dito ay gusto ng healthy and wealthy living? Okay, listen, here's how. Ang Alliance in Motion Global or AIM Global ay may magagandang health products at isang business opportunity. Maaring gusto mong itanong kung maganda nga bang inegosyo ang mga health products or food supplement. May tanong lang po muna ako, mahalaga po ba ang health sa tao? Oo naman, kaya nga may kasabihan tayo na health is wealth. Pwede po ba nating ihiwalay yung health sa tao o yung tao sa health? Siyempre, hindi. Kung hindi pwedeng ihiwalay yung health sa tao o yung tao sa health, ito ay mahalaga sa tao. At ito ay isang napakagandang negosyo. Pero ito po ang totoo. Marami po sa ating mga kababayan na ang food supplement ay winawalang bahala o hindi binibigyan ng importansya. Ang tingin dito ay additional expense at may pangangatwiran pa na kakain na lang daw sila ng masusustansyang pagkain. Tama po yun. Pero nakakasiguro po ba sila na masustansya nga ba yung kinakain nila? Lagyan natin po ng illustration. Halimbawa, eto si A. Si A ay isang minimum wage earner, working hard manual labor, pero hindi siya nakakalimot na mag-take ng food supplement. Sa kanyang pagtatrabaho, siya ay maliksi, hindi agad napapagod dahil may reserbang lakas siya na nagmumula doon sa food supplement at mayroon siyang immunity laban sa mga sakit. Ito naman si B, minimum wage earner din siya, working hard manual labor din, pero ang kaibahan niya kay A, si B ay tamad mag-take ng food supplement dahil ang kanyang katuwiran, ito daw ay dagdag gastos. Ngayon, sa kanyang pagtatrabaho, siya ay madaling mapagod, madali ring mabugnot
at madali ring kapitan ng mga naglipa ng sakit. Pag siya'y nagkasakit, ano ang pwede niyang pagpilian? Ang magpagamot o tiisin ang sakit? Ngayon, sino po yung nakatipid sa kanilang dalawa? Si A po ba or si A? Mula sa ating ilustrasyon ay makikita po ninyo yung tamang sagot. Muli po at lagi naming paalala, prevention is far better than cure. O sige, Taoye, nagustuhan ko na yung product. Paano naman yung negosyo? Network marketing is all about attracting people. At hindi lahat ng tao dyan sa paligid mo, dyan sa neighborhood mo, at sa iyong circle of friends ay businessman. Dahil ang kultura ng ating bansa ay pinagbibigyan natin ng importansya ang karera kaysa sa resulta. Kaya po mas marami sa atin ay napakarami po nating graduates. So when it comes to business, ang perception ay, number one, wala akong pera. Two, busy ako. Number three, hindi ko linya yan. Hindi ko alam yan. Number four, very risky. And number five, alam ko na yan. Yan yung scam, yung pyramiding. Dati rin po, ganyan na ganyan din ang pangunawa ko sa industriyang ito. Pero mabuti na lang at napagdesisyonan ko na ito ay aking aralin at alamin kung bakit napaka-kontrobersya ng industriyang ito na ang dami ng umaayos ang buhay, pero ito rin yung trabaho na pinakaaayawan ng marami. Sa aking pag-aaral, may apat na puntos akong nakita. Number one, ang estado pala ng ating kaisipan ay siya rin ang estado ng ating buhay. Kaya kung gusto mong magbago ang estado ng iyong buhay, ito ay mag-uumpisa sa pagbabago ng iyong kaisipan sa tamang paniniwala. And number two, kaya pala yung mayaman ng mga businessman ay gumagamit sila ng isang proseso na tinatawag na leverage. Kung saan kumukuha sila ng mga empleyado na magtatrabaho para sa kanila. Kung ang mga empleyado pala ang siyang nagpapayaman sa mga businessmen, kayang-kaya rin nila na paunlarin ang sarili nila sa paraan na ginagawa ng boss nila. And number three, ang scam pala ay hindi lang malimit mangyari or talamak sa mga networking industries. Talamak din po ito sa maraming aspeto. Halimbawa, kagaya ng ating kapulisan. Ang ating kapulisan ay bantog yan sa pangungutong na nagpasama iyon ng kanilang imahe. At ang atin namang tauhan sa gobyernos, marami sa kanila ay kurakot. Pero sa kabila noon, kahit marami silang gumagawa ng hindi maganda, meron pa rin ilang kapulisan at ilang tauhan ng gobyerno na nagtratrabaho ng tapat. Gayon din po yan sa networking companies. Meron din pong matitino. And number four, ang ating mga kababayan, kapag yan ay nasa ibang bansa, OFW yan, as habang nandun sila sa country na kanilang pinaglilingkuran, nag-iipon niya ng pera para pang negosyo. Ang ating mga retirees, kapag natanggap na nila yung kanilang retirement pay, nagpaplano din niya na mag-negosyo. Bakit? Dahil ang perang inipon nila ay madaling maubos. Pag nga naman ito ilalagay sa negosyo, may babalik. Pero ito po ang katotohanan. Ang ating pong mga kababayan, ginugol po nila ang kanilang mahabang panahon sa pagtatrabaho.
At pagkatapos ngayon ay sasabak sa negosyo ng walang training, walang man lang background, walang pag-aaral. Kaya wala ring karanasan. Ang entrepreneurship ay kagaya din ng courses na kagaya ng engineering, ng nursing, ng accounting na pinagugugulan ng panahon, ng pag-aaral at karanasan. Mas maraming karanasan, mas mapapaunlad mo ang iyong negosyo. Ngayon, ang tanong ko po ay, kailan ba dapat tayo mag-umpisang mag-negosyo? Ngayon na ba or saka na? Mula po sa ating ilustrasyon, nandun po yung tamang kasagutan. O sige, taoye, nagustuhan ko na yung iyong business. Paano naman ang sumali? Ngayon, bibili ka ng global package na nagkakahalaga ng 7,980. Mahal naman yan, taoye. Ang halaga o ang presyo ng isang bagay ay nakabase dun sa kapalit na iyong matatanggap or sa benefits na iyong makukuha. So, ano-ano pala yung benefits na makukuha natin out of the global package? Number one, mayroon kang product worth 6,000 pesos. Number two, mayroon kang lifetime discount on all products. And number three, mayroon kang free medical check-up. Yung first three benefits, ang pinakang primary purpose niyan is to keep us fit for work. Kung fit po tayo for work, magagawa natin ng maayos yung ating trabaho at magkakaroon tayo ng magandang pay. Di po ba? And the fourth is personal accident insurance. Kapag ang member ay namatay, ang requirement po pala is ma-aksidente muna bago mamatay. Tatanggap siya ng 2,000 pesos, 200,000 pesos, accident, death and disablement. Kapag siya naman ay hindi namatay, makaka-avail siya ng 10,000 medical reimbursement. Mula sa ating pinagtatagni-tagning insidente at aksidente, si member ay nasa hospital at nagpauwi na siya para magpagaling sa kanilang bahay. Ewan ba naman kung bakit doon sa daraanan niya ay may nagrarambulan pala. So, paglabas niya, ayan, tinamaan ng balisong tigok. So, ngayon, pwede po siyang maka-avail ng 50,000 unprovoked murder and assault plus burial expense na 10,000 pesos. Si member pala ay mamamatay din lang sana dun sa aksidente na matay na siya dahil mas malaki yung makukuha niya. Pero iwanan na po natin yan dahil wala pong may gusto niyan. Pero, pwede po siyang mangyari. Kaya nga po siya aksidente. Ito ay pangpalubag loob lamang po. And moving on to number 5 is Transferable Scholarship Program. Kapag ang member ay nag-join, tatanggap siya ng scholarship certificate na kung saan ito ay ipapakita niya dun sa schools na ka-tie up ng AIM Global. Siya ay makaka-discount doon mula 25% up to 100% discount depende dun sa school na kanyang papasukan. Halimbawa po, yung inyong estudyante ay ang kinuhang course ay 2 taon. So, may 4 na semestre po. So, mula dun sa 4 na semestre, makakakuha siya ng 4 na beses na discount
cover niya yung pag-aaral ng anak, huwag lang mahuhulog. O, ayan. At yung mga courses na offer dito, usually, ito ay mga vocational in nature. Halimbawa po, ganito. Gusto mong maging in sa Facebook. Nakita mo roon na marami palang pwede dong online business. So, ngayon, pwede kang mag-enroll ng basic on computer para ma-avail mo yung scholarship program. Or on the left side are more on business benefits. Number 6 is business kit for product presentation. Number 7, business tracking webpage. Dito mo makikita ang lahat ng transaksyon na nangyayari sa iyong business. By the way, dito sa business tracking webpage, may sarili kang account at may sarili kang password. Ayan. And then, dito rin makikita mo kung umuunlad ba yung iyong negosyo o hindi. At dito mo rin makikita kung magkano na ang iyong kinikita. Ito rin yung magsisilbing transfer fund mo para kung gusto mo nang mag-withdraw. At mai-encash mo naman yung pera mo through Banco de Oro ATM card for local banking and China Trust Bank ATM card ATM or Visa card for international banking para sa mga OFW. And number 9 is potential earnings of 24,000 per day. Ulitin ko po ha, 24,000 per day. And number 10, travel incentives. Ang ating pong mga kababayan, kapag yan ay lumalabas ng bansa, ang karaniwang gagawin doon ay magtatrabaho. O pag nandito po kayo sa AIM Global, ang inyong gagawin ay mag-aliw at magliwaliw. Masarap, di po ba? O ngayon, paano naman ang kumita? Number 1 is retailing. Sa retailing, kung mahilig kang magbenta-benta, yan, pasok ka na dito dahil sayo na yung 25%. Kung hindi naman, may iba namang option at wala namang kota. Hindi rin maaapektuhan ang iyong scholarship program. One time kang nagbayad ng 7,980, magagamit mo na yung iyong educational benefits. And number two is direct referral. Dito, kapag nakapagpa-member ka, you will enjoy 500 pesos direct referral bonus. Kapag nakasampu ka, automatic meron kang 5,000 pesos. And the third is pairing bonus. Ito yung bonus na paborito ng mga nasa millionaire's circle at mga top earner. Yung aming company, ang ginamit niya ay binary system. Kaya mayroong left and mayroong right. Halimbawa, ikaw ito. Yan. Ang general rule dito, kapag may pumasok na isa sa left at pumasok na isa sa right, yan, meron kang 1,500 pairing bonus. Kapag may pumasok na namang isa and another na isa, another 1,500 pesos. Pag nag-pair ulit ng isa sa left at isa ulit sa right, automatic, again, meron kang 1,500 pesos. Kung nare-remember mo yung ating benefits kanina, yung ating global benefits, na meron doon na sinasabi na meron kang, pwede kang kumita ng 24,000 per day. O, dito po yan galing. Ibig sabihin noon,
laki na yung grupo mo. At mula dito sa iyong left, nakagather ka ng 16 katao. At dito sa right, nakagather ka ng 16 katao na magpopol yan sa 16 pairs. Times 1,500 would equal to 24,000 pesos. Ayan, ha? Ito nga po pala, may sasabihin ako sa inyo. Kapag po tayo ay nag-franchise ng isang McDonald's, ang ating pong franchise fee dyan is 50 million pesos. Yan po ang pinakang bayaran sa franchising ng isang McDonald's. Sa pagtatayo mo ng McDonald's, ang potential earnings mo doon is 24,000 per day din. Whereas, dito sa networking business, magkakaroon ka rin ng potential earnings na 24,000 per day din. Nakita nyo po ba yung diferensya? Okay, let's move on to Unilevel bonus. Paano naman ito? Dito, wala namang left at wala namang right. Ang mechanics dito, pag may product na nabenta dito sa grupo mo, magkakaroon ka ng 5% of the purchase sales value. Pag malaki na ang grupo mo, magkakaroon ka ng first level, second level, third level, fourth, fifth hanggang 10th level na kung saan doon manggagaling yung 5% ng total purchase sales value. And the last is, and not the least, is the overriding commissions. Paano naman ito? Dito, ang lahat ng products na mabibili sa iyong grupo ay may equivalent na points which would represent your title or your rank. Ang first rank is distributor, silver and then gold, and then the highest is the global ambassador. Each rank has designated percentage na katulad ng distributor ay 0, silver ay 10, ang designated percentage, gold is 20, and the global is 30. At ang points na kailangan mong maipon para magigang silver is 10. Para magigang gold executive ay 100 global points. At para magigang global ambassador, kailangan makaipon ka ng 1,000 global points. O, paano ang pagkita rito? Halimbawa, gusto mong makuha yung porsyento mo dun sa mga downlines mo. Kunyari, ang downlines mo ay yung gold executive. Gawin natin, babawasin natin kung magkano yung designated percentage dun sa percentage designation ng iyong downline. So, example, ang iyo, ikaw ay global. Ang iyong percentage designation is 30. Kukunin mo yung percentage mo dun sa gold executive. So, minus yung percentage designation ng gold executive na 20. So, 30 minus 20 equals 10% times the total sales generated by the gold executive. O, ganun din sa silver executive. 30, babawasin mo itong nasa taas, 10, so will give you 20% times the total sales generated by the silver executive. O, ganun din dito sa distributor. 30 is your global designation percentage minus 0. So, you will have 30% times the total sales generated by the distributor. Mapapansin mo na pataas ang iyong percentage. Ang maganda sa mga points na ito ay group sales accumulation. Yan yung in-explain ko kanina na may bawas-bawas. No time frame, ibig sabihin, pwede mo siyang i-part-time. No reversion, no demotion, ito ay
kapag na-reach mo ang isang position, your tendency is to go up, not to go down. And no pass up. Paano naman ito? Halimbawa, may kaibigan ka. Dadalawa, yung isa namatay pa. Buti na lang yung nag-iisa mong kaibigan ay napasalim mo or napa-recruit mo. In other words, nagpa-recruit siya. Hindi mo alam na ito palang friend mo na ito ay PNR. Isa siyang pusakal na recruiter. Ang malupit, lahat ng humihinga nire-recruit niya. Kapag ang networking business niya ay sumabog at naging global ambassador, ikaw na distributor, dahil si global ambassador ay galing sa'yo, automatic magiging ka rin global ambassador. Ang lupit, di po ba? And I am about to finish my presentation. At ito po ang iiwanan ko sa inyo. Kung ikaw ay estudyante, okay lang ba na kahit papaano ay natutulungan mo ang parents mo dahil sa extra income na kinikita mo? Kung ikaw ay may pamilya, okay lang ba na ibibigay mo ang lahat ng kailangan ng pamilya mo, maayos na pagkain, maayos na tirahan, magandang regalo, gamit ang perang kinikita mo sa iyong home-based business? Kung ikaw ay isang OFW, okay lang ba sa'yo na makakauwi ka na at hindi mo kailangang iwan ang iyong pamilya dahil meron ka ng financial abundance at kumikita ka na ng sapat sa internet business mo? Kung empleyado ka, okay lang ba na di mo kailangang matraffic o di mo na kailangang makipagsiksikan sa MIT para lang pumasok sa trabaho dahil nagawa mo ng kumita ng full-time kahit nasa bahay ka lang? And number 5, okay lang ba sa'yo na ma-experience mo na magkaroon ng time freedom dahil isa ka ng certified online entrepreneur? Wala na ang boss mo na nagmamando sa'yo kung kailan ka uuwi, kung kailan ka kakain, at kung magkano ang sasahurin mo. Lahat ng yan ay posibleng mangyari sa iyo. Hanggang sa muli po, see you soon as trainee and partner. Thank you for viewing and God bless.